77, 78, 79, 80. Welcome back to our channel. Today, magbibilang tayo ng pera kung magkano na yung naipon ko na coins. I started saving these coins last year, 2019 May. Tapos, July na ngayon. So, check natin kung magkano ba talaga yung naipon namin kung mayaman na ba kami. Or... magkano kaya yung naipon namin na coins? So, andito lahat ng coins. Medyo mabigat na siya. So, let's start counting. Okay. Oh. Ow. So, dati, na-segregate ko na yung ibang coins. Merong 5 NT, tapos meron ding mga 1 NT and kalaunan, nag-mix na ulit siya. So, titingnan na naman namin ulit. So, dito puro 1 NT. So, isa this one eh. Ano? Dito, 5 NT. Bigat! So, ang dami na guys. Nakahanda na yung papel. And sana marami-rami na to para pwede na natin i-deposit sa bangko kasi ang bigat na talaga. Dito, puro 10 MT. So, i-segregate muna natin yung 10 at saka 50 kasi naghalo-halo na yung iba. Tinatamad na akong i-segregate sila. Segregate muna natin. Yan. Meron akong assistant dito. Maliit kong assistant. Alam nyo guys, dati nung bata pa kami sa Cebu, mahilig kaming tumulong sa mama namin tuwing sweldohan. Nag-aano yung mama namin eh. Kumukobra siya ng mga may mga bitang sa canteen namin. So, kami, wais kami. Gusto namin tumulong magbilang ng coins pero gusto lang namin makaipit kahit ng 2 peso. So, yun yung style namin dati nung bata pa kami. Hindi namin alam na alam pala ng nanay namin yung ginagawa namin. Naranasan nyo na rin ba yung ganon, yung akala nyo wais kayo pero alam pala ng nanay ninyo na ganon yung gusto ninyong gawin. Tulong-tulong kumbaga pero gusto palang makaipit ng pera. Ganito kasi yung ano eh, yung mama namin dati, ganito rin karami yung coins niya na tuwing kumukobra siya ng sales namin sa canteen every Saturday hanggang sa naging quincena. So, yun ang ginagawa namin. Ma, tulong ako magbilang. So, umabot ba kaya to ng 100,000 guys? Sa tingin ninyo. 1 year and 3 months ko rin itong sinave. So,
magkano kaya lahat ng to? So, kung nagtataka kayo guys kung bakit marami akong coins, tuwing nagdi-deliver kasi ako ng mga orders, so, yung mga sukle, nilalagay ko dito sa plastic. So, mga bills lang talaga yung pambayad ko. And, nakasanayan ko na kasi yun na bills yung ilabas ko kagad. Yung mga sukle, tinatago ko lang sa plastic. So, ganyan. Ayan, na-segregate na natin ang 50s. And, sa 10 na naman tayo. So, tayo na. Ayan, ang dumi na ng kamay namin, umiitim na. Meaning talaga na hindi malinis ang pera. Ow. Pwede na ba akong maging money changer? Buti na lang meron akong assistant, kundi aabutin ako dito ng siyam-siyam kung ako lang yung magsisegregate. Tapos magbibilang pa mamaya kung magkano. So, where's one mo? So, kung sana umabot to ng kahit 100,000 lang, no? Tingin ko, iwan ko lang. Hindi ako sure. Bilangin guys lahat ng coins. So, natapos na naming i-arrange. So, magkano nga ba talaga yung lahat ng naipo namin? Let's start from 50 NT. So, 50 is equals to by 10. So, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, 30 times 50 plus, meron pala itong 150. 10 times 50 is 500. So, 30 times 500 plus 150 equals 15,150 NT. So, dito naman tayo sa tens. So, ang tens, meron siyang extra dito. Bali, 100 to sila. 1, 1, 2, 3,
43, 44, 45, 46, 47, 48. So, ang 10 is 48 times 100. Plus, meron pa extra dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 80. So, 48 times 100 is 4,800 lang. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,000. Diba? Mali ah. Parang naduling na ako guys ah. Hindi ko na... Ang isang ganito is 100. 100 NT. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2,000. Bali, 14,800. Okay. 80. Tama, no? 50 siya per bundle. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31. So, 31 times 50. So, 1,550 plus may kida dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 45. So, 1 plus 45. 1,595. So, yung 1 NT, should 5 ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 107 times 10. So, 1,070 plus 1,079. So, let's total guys. Umabot ba talaga ng 100,000 yung ipon namin or konti lang talaga? 15,150 plus 14,880 plus 1,595 plus 1,079. So, ang total lang namin is 32,704. So, magkano ba sa peso yan? So, 34,704. Ito lagay natin. 32,704 to peso is 54,791.78. Sense. Malaki na rin guys, no? 50,000. Pero, isang year rin ko tong inipon lahat ng coins and it's about time na ilagay ko na siya sa bangko para naman may pera tayo. So, that's it guys for our ipon challenge. Sana naman meron din kayong mga sariling ipon sa panahon ngayon, mga may pandemic, kailangan talaga natin may sariling ipon para meron tayong madudukot. So then guys, see you on our next vlog. Bye! Ano yung channel eh?